balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan De La Cruz. Siyempre kasama natin paring Conrad Banal at si Atone, paring Larry. Kaibigan ng lahat. Oo. Yan. Ay, teka, nagpapasalamat pala ako sa ating kaibigan si Licia Maria Bonafe. Oy! Yung sa Davao. Nasa Davao ako nung 2 days ago eh. Hindi nga. Kumain nga kayo eh. Kumain ka. Akalain mo, nagkita kami ni Atty. Trixie, ni Secretary Trixie Cruz Angeles doon. Kumain nga kayo eh. Oo. Kwento, hindi namin na. Meeting niya si Mayor Baste. Yun, after ng meeting niya kay Mayor Baste, ako yung nakaschedule niya susunod. Tapos nalaman ko siya pala yung nando sa loob. Sa loob. So kumain na kayo? Kumain na kayo. Hindi, nung the following day pa kami. Yung bang unang subo, dedicated sa amin. Masarap pa. Ang kinain namin, yung alimango na halos 2 kilos yung isang piraso pa lang. Ayun. Oo. Kasi laki ng pinggan, ha? Yung sipig niya, kasi laki nitong palad mo. Mga 2 kilos yun, yung isang piraso. Hindi mo kami naalala, ha? O, naalala ko. Sabi ko nga. Naalala mo kami? Oo. Thank you, ha? Naalala ko. Chocolate? At saka, meron chocolate na padala dyan si Lisa. Wag na. Nandiyan na eh. Nandiyan ba? Nandiyan ba? Kasi, wag na. Every Tuesday, mabuti parang, ito parang Larry para alam mo, ha? Every Tuesday dapat nandito ka. Alam mo kung bakit? Nagpapasalamat tayo kay Lin, yung kaibigan ni parang Willie Horado. Every Tuesday kasi may waffle eh. Nagpapasalamat ka dito. Alam mo, yari ka. yung waffle na 'yan. Ang tindi. Ang sarap. Ang tindi. Yung waffle. Ano ang waffle? Nakalagay lang doon, hindi ko pa nga. Damamaya kukunin natin. Kunin natin yung waffle na 'yan. Hindi ano 'yan, sikat 'yan kasi sikat. Meron 'yan sa mga supermarket, sikat, mall. Nakakaon na waffle. Nakakaon na waffle. Maraming salamat sa iyo, Alin. Maraming salamat Tuesday. Pala. Oh, baka mawalan na rin ang asukal yan. Baka. Kasi waffle yan eh. Waffle. May sugar yan. Lahat ng baked items, may sugar. May sugar. Ang mabenta nila na waffle dyan, yung hot dog at saka yung cheese. Meron din silang tuna at saka chocolate. Chocolate na naman. Pero mas gusto ko yung ano, yung cheese at cheese yung hot dog. Bagay ba yan sa tsokolate? Bagay din. Tsokolate eh. Meron akong dala ngayon. Malagos? Yung mga malagos? Meron pa dala si Lisa. Hindi naman si Katya malagos worldwide. Why not? Si Kuwate? Napakasarap yan. Si Kuwate? At saka yung Aureo? Hindi. Meron pa dala si Lisa, tapos meron din akong binili para sa inyo. Wag na! Ikaw naman, paring Larry. Paring Larry. Ano yan? Kailangan ayusin natin sa mga karinderi. Binabati ko pala yung mga taga City Hall ng Davao. Davao City. Mm. At napakarami kong fans yan. Halos lahat yata ng tao doon nagpa-picture sa akin. Ayun. Waffle time daw. Si Mayor Baste. Kasi Waffle time daw ang pangalan. Tama. Sikat yan. Ano yan eh. Marami yan sa mga... Sa mga supermarket. Siguro... merong more than 100 na outlets ito. At saka, siyempre, binabati natin ang ating mga kaibigan sa Davao, Mayor Baste. Si Mayor Baste, kausap ko siya nung Friday. Mayor Baste, maraming salamat sa pagtanggap mo sa amin dyan sa City Hall. At saka, siyempre, binabati natin ang ating... presidente, dating presidente Rodrigo Ro Duterte. Dumating, nandito ngayon. Nag-meeting kasi National Council PDP. Ng PDP laban. Nandiyan sila. Maganda naman 'yon. Nanood din ng basketball. Kaya itong Saudi Arabia natakot. Dalawang presidente nando doon. President Bongbong at saka President Duterte. 46 lang. Kaya ginanahan. Portis lang. Pero ayoko na nanalo. Ayaw mo na nanalo? Dapat may learning experience. Sayang yung learning experience pag nanalo. Pag nanalo, wala kang learning experience doon eh. Nanalo ka eh. Sa dami ng talos, sa dami ng learning experience, doctoral na yun.
doctorate. Post-doctoral. Post-doctoral. Ano na ito? Pag Learning. Learning. Doctoral learning. No. Pero ang ito pa, parang Conrad, parang Larry. Isama na po ninyo yung pag-aayos natin sa asukal, yung ating asin. Ay! Alam mo, dyan ang talagang ang laking problema. Sabi ni Senator Aimee Marcos. Ano ba yan? It's asin. To import. In word, asin. Asin. It's asin. Nasa mood po ngayon asin. Sa ano ah. Nasa mood ko sa mga rhyming and ano ah. Hindi, maganda. Si Paring Contracts ah. Si Paring. Senator Aimee Marcos, it's asin. Asin. To import asin. Oh. Si Paring Conrad, ano, nasa mood ngayon yan kasi pumunta sa karinderya ito. At hindi siya nag-order hindi ng cook. Hindi ako nag-cook. Hindi siya nag-cook. Ini-order ko dyan, tsaka. Oo. Pag kumakain ako sa mga... Kasi dati, nung reporter ako, lahat ng kinakainan ng driver, inaalam ko yan. Siyempre, siyempre. Ang sarap. Astali, masasarap. Walang cook-cook. Wala. May kinakainan ako ng bulalo dyan sa San Juan. Ang sarap doon. Malapit sa gasolinahan. Ano lang yun ha, yung pakita lang rin. Ang sarap doon. Ang sarap. Sarap. Sarap ang luto. Kaya lang, hindi ko na nakikita ngayon eh. Wala nang cook eh. Wala nang cook. Ano kinalaman ng cook doon sa bulalo? Hindi, yun ang sinabi ng AmCham. Please be advised, ha? Nagalit ang AmCham. You're informed, ha, attorney? I'm surprised, ha? Hindi ka informed. Hindi mo alam na pinaglalaban ng AmCham ngayon ang importation ng sugar. Dahil kawawa yung mga karinderya at sari-sari store. At wala na silang maitindang coke. Very specific, ha? Coke lang. Coke. Wala na maitindang coke. Kawawa naman sila. Ngayon, may mga tumix din sa atin dito kahapon. Sabi, pag kami may kumakain sa karinderya, isang malaking pitchel na maraming yelo, ng tubig, yan ang aming iniinom. Hindi kami nag-order ng coke. Kasi pag may nag-order ng coke, tinitignan kagad. Mayaman to. Mayaman, may coke. May coke. Bakit di coke yan? Kami tubig lang ito. Kami nung ano, nung high school ako, dyan sa FEU. Dyan sa Paris. Oh. Sa Paris kasi ako nag-aral eh. Far Eastern. Ang sarap dyan. Ang iniinom namin nun, yung sagot gulaman, nandun sa may bangketa. At naku, ang daming mga ano nun. Ang daming mga banana cue, kamote cue. Dyan, lahat. Tsaka yung tawag dun sa one day old na ano, na balot na... Pinirito, yung binari ng harina na kulay orange. One day old, Yung itik. Yung itik. Yun yung kinakain namin nun. At napakasarap nung sagot gulaman. Alam mo, hanggang ngayon hinahanap ko yung hindi ano. Hindi kayo make tofu. Fishball. Ah, hindi pag... Pare. Nung high school kami, hindi uso yan eh. Yung fishball, sa San Lorenzo lang yun. Sa Dasmariñas. Dasmariñas. Manong, please... Pag-ibigyan na yung tusok-tusok the baseball. Yeah. Tusok-tusok the baseball. Uy, huwag mong ismulin yung ano, yung fishball. Hindi ko hindi. Kasi tuwing eleksyon, tuwing kampanya, marami mga kandidato na nagkukunwaring makamasa na nag-baseball. May mga picture ng baseball. Like tusok-tusok. Tusok-tusok. Tusok-tusok the baseball. Loko eh. seryoso na. It's asin talaga. It's asin to import asin. Kasi ang nga, gusto daw ang gawin ng Department of Agriculture, ayon dito si... Sino ba itong Trixie Cruz Angeles na to? Sino ba yan? Parang pamilyar ah. Oh. Parang mukhang narinig ko na yung pangalan. Oh. Sinabi niya. Anong sinabi niya? Yan, gusto raw gawin ng Department of Agriculture. Modernize ang ating soil. Modernize. The keyword is modernize. Modernize. Oh. Kasi ho, na talagang pinabayaan na yan. Okay. Mm. Kasi dali naman mag-import eh. Mm. Diba? Pagka talagang shortage na, alam mo gagawin ko, pupunta ako sa dagat at kukuha ko ng asin, ipifilter ko, at matutuyuin ko sa... sa... Kahit palanggana lang. Palanggana, okay na. Asin na yun eh. Pambira, oh. Ano ba naman ang ano dyan? So marami daw hong gagawin. Research, kung paano.
Huwag na research. Huwag na research. Eh. Alam na natin yan. Marami na kayo sa ibang bayan, tapos tingnan nyo dito, paano lang ginagawa yung alam mo, dati nakakakita pa ako ng mga salt beds sa Cavite. Marami dyan. Well, sa mga probinsya, marami. Marami. Yun. But not enough. Not in the scale na required na kailangan. Na. Pero, so, yung research and development, parang Conrad, parang Larry, kunin na lang natin kung paano ginagawa doon sa pinag-iimportan natin. Oo, <Okay. laughs> di ba? Bakit itong mga bansa na ito nakakagawa technology natin? Technology. Ano yan? Oh. Di ba? Ayun, at saka tayo dati, marami na I'm tayo sure dati. Ano lang naman yan eh? Yung drying machines lang yan? Actually, meron tayo dyan sa Bulinaw, sa Pangasinan. Oh. At saka sa San Jose, dyan sa Occidental Mindoro, mayroon dyan dati. Bakit sila nagsara? Yun ang dapat natin malaman. Anong nangyari? Kung halimbawa nagsara sila. Yung ibang salt beds dito sa Paranaque at saka dito sa iba, wala na yan. Ang talaga problema, wala na yan. Tumataas ang presyo ng salt. Bakit? Imported eh. Hmm. Mahal ng gasolina, mahal ng lahat. Diba? So ini-import pa natin yan. Nung last week, bumili ako ng asin sa palengke. Yung 5 piso, konting-konti na lang. Oo. And if 50 grams, 22 pesos eh. For 500 grams pala, kalahating kilo. Ah. So ang isang kilo, 45 pesos. Nagmahal na talaga. Mahal oh na ito. Parang Larry, yun daw sinasabi mo na no, one day old, ang tawag doon, kwek-kwek. Ayun! Galing mo! Hanggang ngayon ang yata meron pa niyan. Diyan sa bandang Recto at yung dating Cinerama. Oo. Marami dyan. Ano doon, marami. Marami dyan, quick. Sorry, ano nag-aaral ako dyan bandang Recto. Ang kinakain ko lang 3M pizza eh. Social ka nun. Hindi ako kumakain ng kwek-kwek. Hindi ka kumakain ng kwek-kwek. Hindi. Pero sidewalk din yun. May kiosk. Oh, may kiosk. Dati kasi ganyan. Wala pa yung mga... Hindi, may pwesto talaga ang 3M pizza dyan. Magkakatabi yan eh. Oh, men more shoes. Katabi lang yung 3M. Ano lang yun, simple lang siya. Kwan lang siya. Yung bread, pizza bread. Nilalagyan ng ano? Tapos lalagyan ng cheese. Cheese, oo. Oh. Hindi, lalagyan muna ng tomato paste. Tomato paste, oo. Tapos may cheese. Oh. Wala na kong ibang laman yun. Oo nga, oo. Yun ang 3M. Yun ang 3M. No, no. Cheese Balis lang. Lang yan. Oh, oh. Pero sarap, malutong yung kanyang crust. Oo nga, oo. So, ako quick. Ako may quick. At last saka year, ano? Last year pa raw ito pala. Ito ang sinasabi pa. Ano daw bang pagkakaiba ng quick at tok neneng? Meron din yun. Oo. Meron din ba tok neneng? Meron. Bener, ano? Yung itlog. Ha? Maliit na. Yung tok neneng maliit. Maliit. Maliit na. Na itlog. Oh, kasama yung buong itlog no na piniprito. Yung kasing quick. Yung ano lang yun, yung sisiw na one day old. Yan, one day old na sisiw. Kaya yung mong buo yun. Sarap nun eh. Yung tok neneng, yung balot na pinirito. Baka... Pero ang problema doon, kung wala kang coke, hindi masarap. Hindi pwede. Masarap. Yan ang ano dyan eh. Yan ang issue dyan eh. Nasaan na ang coke? Sabi mo, ginawa man napakalaking issue ng... Nakamerkana pa yung mga yun, kausap. Ni presidente. Nakamerkana. Tsaka dominating the conversation. Oo, dominating. Yung coke na yun. Pumunta pa sila dun sa Senate. Pero yung AmCham na yan, alam na natin yan. Alam na natin yung AmCham na yan. CIA dominated din yan eh. Actually, yung AmCham, kwento ko sa inyo kung bakit na itong mga ibang mga TV stations ay nauobliga na tumira sa gobyerno ng mga propaganda against the government. Mm. Kasi ang advertisements ho dyan ay kontrolado ng AmCham. Mm. Yung mga TV stations, hindi ho yan mabubuhay kung wala yung mga advertisements ng mga kumpanya na naglalabas ng produkto and mostly yung mga American companies yan. Mm. And yung AmCham, sila yung nag-didikta dyan kung saan ilalagay advertisement. Yan yung dyan sa
Macan Erickson na ang opisina diyan sa may Ramon Magsaysay. Sila na yon. Sila yon yung sila yung nag-aalat ng mga advertisements sa na mga multinationals. TV, multinationals. Eh kapag ka mayroong gusto ang CIA na tirahin na issue o ano, ito na. Ito na. Sila na yung magdidikta ng ano doon sa mga TV stations. Mm-hmm. To tirahin niyo to, tirahin niyo to, tirahin niyo yan. Oh, kaya walang kapatid. Hindi pare. Hindi ako payag sa sinasabi mo. Oh. Talaga makamasa yan. Oh. Kasi concern ng AmCham. Yung mga kawawa nagtitinda ng karinderiya. No, no. Tsaka sari-sari store. Oh. Hindi po multinational ang kanilang ano, oh. Constituency. Eh kasi nga, kung mawawala yung Coke, ang Coke is the largest income generating company dito sa atin eh. So, concern talaga dyan ang AmCham. Baka mawala. Oo. Eh, member nila yun eh. Oo. Eh, at totoo naman yan, dahil na ako wala akong mabiling Coke na ano eh, yung mga maliliit. Mm. Yung 8 ounce. Yung 8 ounce. Matagal nang wala yun. Ang may nabibili ako ngayon, yung RC Cola. Oh. Ay! Wala ka na mabibiling RC Cola. Ngayon? Ngayon. Eh, kasi last week nakabili pa ako eh. Ay, ano na yan? Panghuli na yan. Kasi yung kanilang ano... Eh, last of the Mohicans na yan. Oh, kasi yung kanilang sugar requirement, tinira sa Subic. Hindi mo na alam kung bakit. Sinabi nga nung ano... Recycled daw yung permit. Eh, sinabi nung ano... Sabi ng customs. Sabi ni Mr. Garcia, yung EBP ng ano, hindi po pwedeng recycle yan kasi kabibigay lang ho namin yan. Mm-hmm. Yung order PO na yan. Nung sa June, broker. Sa importer. Kasama ito doon sa 200,000 metric tons na pinayagan ng Duterte nung May. Ah. At ngayon nga dapat darating yan kasi May, June, July, kasi August. Kasi RC Cola, locally owned. Mm. Oo, locally owned. Although original franchise ng RC Cola sa US. Mm. Pero may-ari ng RC Cola Philippines, si Fredjao. Ang Coca-Cola po, US pa rin ang may-ari dito. US pa rin. Kaya yari si, kawawa nga si Fred. At sarap pa naman ng RC Cola. Masarap ang RC Cola kasi hindi siya kasing tamis ng hindi siya gano'ng matamis. And then, nagsalita ito mga sugar planters. United Sugar Producers Federation. Kapag daw lumabas yung harvest ng local sugar, di ba? At available na, at ang nag-i-insist pa daw ang soft drink companies na mag-import at ayaw nila bumili ng local sugar, magtatawag daw sila ng boycott sa mga ng soft drinks. Soft drinks. Na ayaw bumili ng local sugar. Kasi ang sinasabi nila, well, ang totoong kwan doon, mas makakamura sila pag import. Lalo na kung smuggled. Yun naman talaga totoo. Mura-mura yun. Compared with local sugar. So ang sinasabi lang nila, hindi kaya ng mga local sugar yung kanilang requirement. Oo. But the actual issue there is the price. Eh hindi, kung lalagyan mo ng tax yung imported, edi equal na rin. Diba, ganyan mo ang purpose ng duties eh. Balansehin mo, bang-balanse. Pang-balansehin mo. To prevent na yung ganong klaseng abuse. Undue advantage binibigay mo dito sa mga ito eh. Eh ngayon pala magtawag na kayo ng boycott para madigtas naman yung mga Pilipino sa diabetes. Matuwa yung mga doktor at mga dentista. Diba? Kaya lang daw, maraming mawawala naman ng trabaho. Sino? Yung mga factory workers ng soft drinks. Versus the health of the entire nation? Well, po nga eh, no? Yeah, parang kagaya din ng yung tobacco industry. Ayan. Di ba? Nag-ano nga yan, yung sugary drinks, nag-away nga dyan eh. Yun itong yung pinag-uusapan, yung nanalo tungkol sa sila. Tax. Nanalo sila. Nanalo yung mga panalo nga sila, soft drinks, nanalo sa Senado yan. Oo. Nagkaroon ng... Gradation ng taxes. Taxes. Pagdating sa sugary drinks. Mm. Nagkabombahan sila doon. Kaya hindi natin maintindihan kung ano itong mga ito eh. Pero in the meantime, ayusin natin. May sita pa itong mga itong association na sugar producers.
sabi nila, yung presyo ngayon ng sugar drinks, no? Eh ayon sa presyo ng local sugar. Ngayon, kung mag-i-import ka na mas mura. Alam mo naman kasi kaya mas mura 'yung subsidized ng foreign government. Yung sugar industry. Eh di lalaki ang profit margin mo. 'Yun ang gustong-gusto niyo. Mura, kaya gustong-gusto niyo mag-import. 'Yun ang habol nila eh. 'Yun ang habol talaga. Yun ang habol. Yun talaga. Oh, hindi, okay lang para margin. Makinabang sila, patayin na natin local sugar. Ganun eh. Yun naman ang maling-mali. Yun ang banatan. Kasi yung sugar, pare, sa Pinoy, emotional issue. Yes. It's social, political, emotional, yung sugar na yan. Ilang daang taon na ho natin, yan ang ating... one of the main exports yan. At saka... There was a time, 30%. Uh-oh. 20% ng ating exports. Sugar. Para ano yan? Sugar at saka coconut, talagang mga social, political, economic, bigas. Emotional. Bigas. Yan tatlong yan. Asin. Ah, hindi. Asin. It's asin. It's asin. To import asin. Pero yung asin, pare, kung naalala nyo, si Gandhi, nung nilalabanan niya yung British sa India, nagmarcha siya. Nagmarcha siya over, ano? To the sea. Oo. Kasi to protest the tax on salt. Ganyan po yung istorya ng asin. Kaya yung asin, meron din yan. Eh. Meron din yan. Meron din yan. Kaya it's asin eh. To import asin. Ano kaya? Ano nga talaga? Naalala ko nga ito si Mahatma Gandhi. Napanood ko yung movie dyan eh. Gandhi. Oh, yung Gandhi. Oh. Ben Kingsley. Talaga palang ano, no? Yan yung mga totoong hero, eh, no? Selfless. Oh, selfless. Ah, napag-uusapan ng heroes mamaya. Pag-usapan natin yan kasi alas 9:35 na dahil sabi nung, sino dito sa mga ito ang talagang heroes natin? Sabi, sino sabi. Daw? Sabi. Doon sa 10 na nakalista, wala. Walang nakalagay na inaayos. Iba daw ang mga heroes natin. Sabi ni Ambassador Bobby Tiglaw. Ang oras natin, alas 9:35 na umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programang Karambola sa DWIC. August 30, 2022, edition ng Karambola sa DWIC 882. Ako po si Conrad Banal, kasama natin si paring Larry Gadon. Larry Kidlat, kaibigan ng lahat. Laging tapat. Ayan. Si paring Jonat po, gagawa ng asin. Oo. Doon. Wala na rin siyang mabiling asin. So, pupunta ngayon sa Paranaque. Magbibilad siya ng asin, ng tubig ng dagat. May dala na rin siya mga planggana. Eh, pero si Atty. Trixie Cruz, ay nasa Malacanang muna. Nasa Malacanang ngayon at nag-ano. Okay. Pero kumakain kayo ng alimango sa Dabao, ha? Oo. Hindi lang alimango, mga sugpo. Panganan tuna. Oo. Puro seafood. At saka yung ano, yung pinaluto namin ng three-way, yung ano, yung lapu-lapu. Yun. Oo, yung ulo, may sabaw. Tapos yung laman, ay yung isa ay steam. At yung kalahati ay pan-fried. Ano, pan-fried with sweet and sour sauce. Oh. Escabeche tawag dyan. Oh, escabeche. Pinaganda mo pa eh, sweet and sour. Yan ang kinain nyo. Oo, yan ang kinain namin. Tsaka oysters. Hindi naman kayo nahirinan nung nahirinan nyo kami. Hindi nyo kami naisip. Nasa isip namin yun. Palagay ko, galit na galit sa atin yung dalawa. Kaya kailangan mo uminom ng Coke. Ito po, ang bago ngayon, inevitable na raw ho ang pagtaas ng pamasahin ng jeepney. Ako, kawawa. Yan ang bagong sabi ng LTFRB. Okay. Mukhang 2 piso raw ang minimum na i-increase. Magkano ba minimum ngayon? 546. 11. Magiging 13 na. 2 piso raw. Kasi daw, tuloy-tuloy ang pagtaas nitong gasolina. Eh, pag bumaba na yung gasolina, bababa yun din yung fare. Pag bumaba, hindi naman bumababa yung pamasahe. Ganon din yung bilihin eh. So, yung basic commodities. Pag tumaas, wala nang ano eh.
Kailangan na raw hong itaas, sabi ng LTFRB. Ang nagsasalita ho dyan yung kanilang chairperson, Cheloy Garafil. Oo. Ha? At si Attorney Cheloy Garafil, kasama ko yan. June na raw ho itaas. So paghandaan nyo na yan. Uh-oh. Ang problema ngayon, paano makaka-adjust ang mga mananakay? Oo. Ano ba mga sumasakay ng jeep? O yung mga... Di ba ordinary manggagawa? Ordinary yung mga estudyante. Estudyante. Oo. Yung mga nagtatrabaho. Yung Although yung mga estudyante, basta yun may ID, may discount naman sila eh. Ah, pag may ID. Oo. Pero ang dahilan dyan, dahil nga na tumataas daw yung gasolina. Oh, yun alam main, mo, dapat yun ito ang maibalik na programa eh, yung Oil Price Stabilization Fund. Kasi si Presidente Marcos noon, para nga maprotektahan yung mga mamamayan doon sa mga biglang pagtaas ng mga bilihin, pamasahe, pag every time natataas yung gasolina, merong pondo noon ang gobyerno, yung Oil Price Stabilization Fund na ginagamit. Yun muna yung sasagot doon sa increases ng world price ng ano. Para ng hindi oil. Galaw ng galaw. Para hindi galaw ng galaw yung pump prices. Kasi pag gumalaw yung pump prices na yan, edi siyempre automatic yan, tataas yung pamasahe, tataas yung bilihin. Tapos pag bumaba na? Pag bumaba, hindi na rin bababa. Hindi na mababawi yung pamasahe. Hindi na mababawi. Once you give it, you cannot take it back. Ganun ang sinasabi ni Larry. Oo. Kaya noon, napakaganda talaga niyang Oil Price Stabilization Fund. Hmm. Yan ay binuo yan ni Presidente Marcos at ni Secretary Velasco. Geronimo Velasco. Geronimo Velasco. O PSF. Yan hong Oil Price Stabilization Fund. Tinanggal niya ni Cory. Tinanggal nga yung buong Department of Energy ni Cory. Hindi lang yung OPSF. Ano ho yan? Nawala ho yung pondo niyan. Hindi na dahil kasi noong panahon ho ni Cory kasi, yung you cannot question the leadership, you cannot question the icon of democracy. Really? Yung mga pinaglalabas nila. Kahit yung mga katiwalian nila noon, walang nagko-question. Okay. Kaya yung Oil Price Stabilization Fund do, billion-billion ho yung ano niyan, yung pondo ng gobyerno dyan. Nawala ho yun. So ngayon, dahil mag-i-increase ng pamasahe, syempre sasabihin, kailangan mag-increase din ng sweldo, ng sahod. Oo. Okay. Spiraling effect na yun. Mukhang sinasabi. Ang sinasabi ngayon ng gobyerno, pinag-aaralan naman daw talaga nila. Ayon sa economic team, si Secretary Jokno, ang pagtaas ng sahod ng mga empleyado ng gobyerno. Oo. By next year daw ho. Oo. Okay, so ibig sabihin nun, may gap. Kung magtataas na ng pamasahe ngayon, malaking bagay yun, ha? Oo. Hindi, alam mo kasi... Yung mga nagsasabing pwede na, hindi pwede na, hindi. Kasi may pera kayo. Oo. Pwede na mag-increase at hindi. Malaking bagay ho yan. Malaking bagay. Sa mga namamasahe, totoong. Kasi siguro kaya nasabi ni Secretary Jokno na... Kailangan magtaas din. Kasi siyempre, tapos na yung yung budget for 2022 eh. Pag nagtaas ang... wala na ngayon, wala silang pagkukuhanan ngayon. Walang pagkukuhanan. Kaya by next year pa. At maalala ko pala. Yung it's just a question of how much. Oo. Pinag-aaralan daw ho nila. hindi. Magiging effective lang yan. 2023. 24 pala. Oo. Ang salary increases. Ang next round of salary increases of government employees. Oo. 2024. Ang by next year lang daw appropriation for a study. Yung actual na increase sa 2024 pa, mabigat. Mabigat 'yan. Kawawa naman 'yon, lalo na yung ating yung mga health workers. Aha. Isipin mo yung mga teacher.
Oh, teacher tsaka health workers. Mm. Sweldo nila napakaliit. Yung mga nurses, even the doctors. For government. Saka ang hirap pala niyan, alam mo, marami pala mga job order, mga job orders lang. Mga temporary lang. Meron nga nung nandoon ako sa Davao nung isang araw. Meron kaming nakilala doon na airport police. Uh-huh. O, taga Kaap. Okay. Oo. Alam mo ba siya na 20 years na? Hindi siya regular. 20 years na siyang casual. Yes. But di ba may batas na kapag a certain period, uh-oh, automatic na regular ka? Sa ano yun? Sa private? Private. Pero dito sa gobyerno, unless na meron kang item, hindi ka regular. So sila, puro lang sila renewal ng job orders. 20 years na job order. Ano yun? Wala silang benefits? Eh, na, pagka ganun, pag casual ka, wala kang benefit. Wala, wala. Hindi ka GSIS member? Oo. Mga ganun. Hindi, GSIS member ka. So may pension ka rin? Oh, meron din. Pero yung halimbawa, yung mga... Bonus? Wala. Job order ka eh. Ayaw. Hindi ka regular eh. So wala kang bonus. Oo. Hindi ka makakabili ng Coke sa karinderya. Lalo na Ferrari. Oh my God. Yan ho ang... Pag dumating na yung fare increase na yan, maasahan na natin, magsasalita din ng labor force, mga labor organizations, at hihingi ng... Increase. Oo, ng sahod. At magsasalita din nga ngayon, ang mga empleyado, employers. Uh-oh. That's gonna be another issue. Uh-oh. Matindi ang hinaharap nitong paikot-ikot BBM lang. Administration. Matindi talaga. Matindi ang hinaharap. Napakahirap. Matindi ang problema. Napakahirap talaga ng itong administrasyon ni President Bongbong Marcos. Ito ay talagang napakahirap ng sitwasyon. Yan kasi kaya yun nga yung sinasabi yung ko sa food, aking... Yung food security. Oh, problema 'yan. Worldwide po. Worldwide. Ang sinasabi ngayon ng World Bank. Isang malaking dahilan. Oo. Sa yung problema sa pagkain. Ay ang problema po sa tubig. Worldwide daw 'yan, worldwide. So hindi tayo po pwedeng umasa lang ng import ng import. Oo. Yun daw, ito ho ang magandang argument para sabihin natin sa gobyerno, kailangan asikasuhin natin yung local production ng pagkain. Oo. Kasi, in the future, hindi na rin tayo pwede mag-import. Oo, kung mag-import tayo, mahal din. Oo, mahal din. Dahil mahal worldwide. Kasi siyempre, worldwide yun eh. May nabasa nga ako news kahapon eh, yung sa Turkey. Oo. Na... Doon nagrereklamo na yung mga tao. Mga tao dahil nga napakamahal na ng pagkain. Oo. Hindi lang sa Turkey. Oo. Sri Lanka, yan po ang riot. Oo. Nagra-riot doon dahil sa pagkain. Oo. Riot ah. Hindi mo pwedeng sabihin na protest yung hindi po. Gulo. Riot, gulo. Gulo talaga na yung mga supermarket. Oo. Sabi ho ng study nila, ang pangangailangan na ng tubig in less than a decade, ibig sabihin noon na in the next 10 years. Oo. Ang tubig daw ho, ang pangangailangan sa tubig para sa pagkain lalampasan na yung supply. Oo nga, oo. By 40%. Ganun kalaki ang mawawalang tubig. Di ganun din by 40% din ang effect sa production ng pagkain, hindi ba ganon? Kung 40% na kulang ang tubig, 40% din ang ibababa ng food production. Okay? Ngayon, dito ba sa atin, meron tayong ginagawa para masiguro natin yung tubig din problema natin dito eh. Uh-oh. Pero napakadami natin ulan. Di ba? Pero lang, maski nga, minsan may drought. Oo nga eh. Misal drought, El Nino, ganyan. Pero kailangan natin paghandaan yun. Ano ba ang ginagawa natin para ma-harvest ang rainwater? Ang rainwater. Wala.
Diba? Wala kasi, magmula noong nawala si Presidente Marcos, wala nang naging bagong ano eh, proyekto ang irrigation. Irrigation. Oh. Wala nang kahit yung mga dam, di ba? Well, hindi nga nadagdagan yung irrigation. Oh, eh. Sinisita nga tayo ng mga World Bank, IMF, oh. ADB, ba't pinapabayaan yung irrigation? Oh, yun nga. Oh. And that's your future. Di ba? Oh. Food security. So, ano po ang mangyayari ngayon yan sa food security? Mamahal ang pagkain, lalo magkakaproblema ang Pilipino. So, ngayon, ang sinasabi ho, humihingi ng mas mataas na subsidy yung 4-piece. Wow. So, nandyan yung fuel, i-increase ang pamasahe, matagal pa bago dumating yung increase ng government employees. Meantime, tumataas ang presyo ng pagkain dahil nga may shortage din na worldwide. Ang solusyon, taasan yung 4-piece. Oo. Pwede yun. Pwede taasan. Baka kayanin ng gobyerno, no? Oo. Sinasabi natin rito, Barry Larry, paano yung wala sa 4-piece? Oo. Marami. Yung nasa alanganin, nasa pool din sila nitong fuel. Yes. Sa pool sila nitong food. Sa pool maraming sila nung hindi pa mag-i-increase yung kanilang sahod. Maraming middle class na hirap din. Oo. Yung mga working class. Ito nga ang isa sa reklamo na naririnig ko sa kanila eh. Halimbawa, yung pamilya, nagtatrabaho yung asawa, yung tatay, nagtatrabaho yung nanay, nagtatrabaho din yung anak. Lahat sila kumakayod na. Oo. Pero hirap pa rin. Oo. And then, yung programa ng gobyerno na yung mga mahihirap tulungan, itong mga mahihirap na marami naman dyan, hindi naman talaga naghahanap ng trabaho. Ayaw. Hindi na nagbabanat ng buto. Gusto naka-standby lang, painom-inom lang ng gin. And then may study na nga. Tapos sila pa yung makakatanggap ng tulong. So may mga question dyan eh, no? Oo. Mukhang, alam mo kasi yung 4-piece, experimental lang yan noon. Oo, dapat hindi na ituloy. Ginawa na nating permanent. Oo. Ginaya natin yan sa South America. I think it was Brazil. Oo. Pero experimental yan, parang napaka 200 million lang yung inilagay. Para makita lang kung magkakaroon ng epekto. Oo. Doon sa Brazil, nakita na nila na walang epekto. Oo. Anong ginawa nila? Tinigil nila. Yung pinaggayahan natin, tinigil na yun. Tayo, dinagdagan natin. Dagdag dyan. Oo. At sinasabi ng mga iba economists, kung bang yun, yung, kasi consumption yun, bibale, mangyayari. Oo. Hindi investment. Oo. Hindi capital investment. Kung yung invest na ibigay sa consumption, ginawang capital investment, yes. Baka mas malaki ang para effect. Para makapag-generate ng ano, mas trabaho. Malaki epekto sa mga mahihirap. Yan, no? Isang, nabanggit na yung Brazil. Alam mo ba ang Brazil, napakataas ng corn production nila? Oh? Oo, talagang ano, milyong hektarya ng corn. Kaya sila, exporter sila ng mga feeds. At saka ng meat. Oo, ng meat. Ay, corn beef. manok. Sila na ngayon na may control ng manok. At hindi lang yun, ha? Producer din sila ng fertilizer, yung urea. Aha. Oh, kaya hindi tayo dapat umasa lang doon sa Ukraine eh. Oo. Pwede diyan sa Brazil. Oo, pwede sa Brazil. In fact, isa sa mga grupo ko, iniisip na namin yan, mag-import kami ng corn and urea from Brazil. Wino-work out ko na ngayon. Urea, mas mura. At saka alam mo yung kanilang corn production, ha? Napaka-modern. Okay, nabanggit mo yan pare, yung mga feed. Gumagawa ng feed. Ang kanila ay tinutulak ngayon, magkaroon daw ng budget support sa yellow corn. Oo. Production. Dahil yan pala ang kailangan ng lahat ng baboy, manok. Baboy, manok. Isda. Oo. Yan din daw. Oo. At nagsasalita po itong United Broiler Raisers Association. Kailangan daw ho na mapamura yung feed. Oo. Okay. So, ang support sa raising corn. Mahina ba tayo sa corn production? Mahina. Mahina tayo. Mahina.
Eh, sa bigas na may ano tayo, mano-mano tayo dyan eh. Yung, doon kasi sa Brazil, nakita ko yung video nila niyan. Mm. Ang pag-harvest nila niyan, alam mo, ano, mechanized. Okay. Merong dadaan na parang traktora. Okay. Sa, ano, ipuputulin yung mga puno ng mais. Tapos paglabas doon sa makina, nakaseparate na yung ano, okay, yung corn na cobs. Uh-huh. Yung mga corn ears, so, nakaseparate na yun. Oo. Oh, tapos may dadaanan na naman another na makina yon na paglabas yung ano na yung sa mura na. Ibig mo sabihin process nila nagmumura ang production cost. Oo, mura production cost dahil sa automation. Sa automation. Aba, modernization ang kailangan natin eh. Yan ang nga sinasabi ng kasi kung magmamano-mano tayo diyan dito, mahal pa rin yung magiging resulta niyan. Dapat lang. Okay. Ngayon, yan na papunta naman tayo. Meron pa tayo ilang minuto eh. 4 na minuto pa. Yun daw hindi pinayagan yung mga bisita ni Laila De Lima. Ah, oo. Sabi ni ng DOJ, aba, kampi insulto kami. Insulto naman yun. Kampi naman kami sa polis dyan. Oo. Sabi ho ng Department of Justice, huwag daw ho nyo sisihin ang mga polis dahil sa hindi pinayagan yung mga bisita. Uh-oh. Ng last minute. Hindi Uh-oh. Naman daw last hindi. Minute eh. Uh-oh. Sabi, 10 days daw before, Uh-oh. 10 days before the actual visit, Uh-oh. Mag-file ng request. Uh-oh. Hindi naman daw nag-file ng 10 days before, sabi ng polis. Kaya hindi nila pinayagan. At saka yung korte ang magde-decide yan eh. Ah, ganun ba yun? Oo. Hindi polis? Oo, hindi. Hindi, bakit polis ang hindi pumayag? Eh kasi walang order ang korte. Ayun pala yun. Nai-open yung ano na yun for visitation. Eh pero yung pamilya ni De Lima nandun. Pwede, immediate kasi yun. Pero but if you will allow another person na hindi naman connected. Si Carpio, gusto. Si ang, Morales. Kasi ang allowed lang dyan, if you are the lawyer of the detainee and family, okay. At saka yan, may schedule yan. Hindi yung every time pupunta ka, kailangan naka-open yung ano, yung selda sa'yo. Si, kasi ang maingay dito, si Ontiveros eh. Aba eh, kung eh, senador siya eh. Oo. Kaya kahit pa. Tsaka si Professor Yupi, Solita Monsod. Oh, kahit nagagalit. Pa. Ang pwede lang magbisita dyan anytime ha, ito yung anytime. May court order dapat? May, yung lawyer lang. At yung Council of Record, hindi pwede yung halimbawa ako, abogado ko, pupunta ako doon. Eh bakit? Hindi ka naman yung abogado ni De Lima eh. Kung mo ba abogado ka, pwede ka na. Hindi kamukha ni Carpio. Hindi. Abogado yun eh. Oo. Si Morales, abogado yun. Hindi naman sila yung Council of Record eh. Hindi pa rin pwede. Hindi pwede. Yung Council of Record na talagang yun yung tumatay yung abogado ni De Lima, yun lang ang pwedeng anytime pumunta. Ay kahit na senador ka? Kahit senador. Oo. Kahit na dati kang Senate Minority Leader, Franklin Drilon? Hindi po pwede. Kahit na congressman ka? Oo, kahit Ed na. Sa Lagman? Oo, kahit na. Kahit dati kang senior associate. Frustrated. Dati kang ombudsman? former senator ka, Mar Rojas? Oo. At saka former representative ng Akbayan? Oo. Hindi pwede. Ayun. Hindi pwede anytime dal. Ano? Human rights lawyer ka, Chel Jok, no? Hindi pa rin hindi pwede. Hindi pwede, oo. Economist ka, Winnie Monsod, hindi pa rin pwede. At saka yung asawa niya, lawyer Christian Monsod, hindi pa rin pwede. Hindi pwede. Eh, yung dati kang chief of staff ni Pinoy, Julia Aban, hindi rin pwede? Hindi rin pwede. Pero ang bibigat ng mga bisitang yun na hindi pinayagan. Siyempre. Wala na sila kinalaman. Hindi man lang natakot yung PNP? Oo, hindi. Matataas na tao to, pare. Ako, kampi ako niya sa PNP. Kailangan ng court order. Kailangan ng court order. Ba't okay. Kayo bisita dyan? So wala na, sarado na to. Oo. Wala na habol to. Wala na, wala. Ingay lang gagawin yan. Eh, yung grupo naman nila, ingay lang yan eh. Media, okay. Oo. So, alas 10 na po. Bukas, magkita-kita ulit tayo. Sa ngalan ni Larry Gadon. Larry Kidlat, kaibigan ng lahat. Laging tapat. Laging tapat. At sa ngalan ni Jonathan de la Cruz, Joel Laksamana, Willie
Horado, ako po si Conrad Banal. Ang tabayanan nyo na ang Servision Lubos sa 882. Si paring Vic De Leon Lima. Good morning! Sumayin nyo ang programang Karambola sa TWIC. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa TWIC.